Hi! Mapagpalang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga maangas. Ito po ang inyong maangas, basta't may maangas na pinag-uusapan lamang. Dahil maangas ang ating pag-uusapan, si Sas Rogando Sasot ang maangas ngayon. Hinambalos ng napakasakit na mura si Tamba Tuchoy. Kilala niyo ba si Tamba Tuchoy? Ito ay walang iba kundi si RG Nieto, aka Thinking Pinoy. Hindi lang hinambalos ng mura ni Sas si Thinking Pinoy, pinaglilikturan niya pa mga kababayang maangas. Ang angas, no? Ang angas talaga ni Sas. Walang ibang tao nila lang na nakita ko ngayong panahong ito. Si Sas lamang ang maangas ngayon. Kaya, panoorin natin paano pinagmumura ni Sas Rogando Sasot si RG Nieto, aka Thinking Pinoy. Dahil di umano sa usaping Tambaluslos at Dito Inday Sara. Tara, panoorin natin. Let's go! 200,000 ang bumoto kay Martin, wala pang hinday. Ng house at pinapalapa. Eh, hindi ba yung kaibigan mong si Bongbong Marcos ang opisina niya ang nagbigay ng confidential fund kay Inday? Ba't hindi mo i-discuss yun? Nasaan si Bongbong Marcos noong mga panahon na yun? Naalala mo ba, RJ? Noong kampanya, si Inday ang kinakampanya, sino kinakampanya ni Inday? Sarili ba niya? Sino kinakampanya ni Inday noong panahon na yun? Si Bongbong Marcos. Kaya, RJ, pag pinuntahan mo yung mga rallies noon, pag si Inday na yung nagsasalita, ang inaangat niya, sino? Si Bongbong Marcos. Do you remember, RJ, na yung magkakapatid? Si Baste, si Pulong, si Sara, di ba naalala mo yun? Ano sabi ni Baste sa isang rally? Ang nakikita niya ang magpapatuloy ng mga nasimula ng kanyang tatay ay sino? Si Bongbong Marcos. So yung buong Duterte family, except yung matanda dahil by principle ayaw niya kay Bongbong dahil nakita na natin ngayon kung bakit. Lahat nasa likod ni Bongbong Marcos. Si Sara ang kinakampanya niya, si Bongbong Marcos, saka yung mga senador. Nakita mo ba si Sara? Sinasabi niya, iboto niyo po ako, iboto niyo po ako. Ang inaano niya is si Bongbong Marcos, itinabasa si Bongbong Marcos noon. Ngayon, nalagay ng pera sa opisina ni Sara, opisina ng presidente. Anong ginawa ng kaibigan mong si Bongbong Marcos? With chickens. Tahimik si Popsi. Alam mo, RJ, huwag mo kaming i-gaslight. Nakita namin yung mga pangyayari. Nakikita namin yung mga nangyayari. Alam mo bang hindi humihingi ng tulong yan si Inday? Nung binibira-bira siya sa confidential fund? Wala! Kami na lang nag-ano, oy, anong ginagawa ninyo? Kinakalampag namin yung si Inday. Anong ginagawa mo? Ginagawa ninyo, ba't hindi nyo pinagtatanggol si Inday? Tapos sasabihin mo, si Inday yung naninira kay Martin, ang kapal ng abdo mo, RJ. Huwag mo kaming i-gaslight. At nagpantay pa daw, at dahil daw dyan ay nagpantay pa daw si Martin at si Inday. Alam mo, RJ, we can see what you're doing. Huwag mo kami i-gaslight. Kahit uminom ka pa dyan ng isang galong, I don't know, vodka, isabay mo pa ng volumes, lahat. Hindi mo kami mag-gaslight. Nakikita namin yung nangyayari. Sabihin mo, si Inday Sara yung nanira kay Martin. Paano? Paano? Diba? Nakita. Friends, nakita niyong rumesbak si Inday? Sinong rumesbak kay Inday para kay Inday? Hindi ba tayo? Tayo mga supporter ni Inday? Dahil nakita namin, grabe na to ah. Oo. Diba parang after a month pa tayong nag
after a month pa tayong tumodo, si Inday nakaupo lang dun, oh. Hindi niya nga alam, Inday, kung anong gagawin niya. Mm-hmm. Nakita mo ba si Inday na nilaglag niya yung presidente? Na sinabi, pwede naman sabihin ni Inday dyan, bakit ako inaano niyo dito? Eh, nag-transfer nito presidente, which is the logical thing to do. Mm-hmm. Nakita mo ba ginawa yan ni Inday? To put the blame on the president, no? And iniwan siya nung yung community niya, oh. Oh, tapos sabi mo, sinisiraan niya na si Martin. Bakit niya sisiraan si Martin? Speaker of the House si Martin. Ilang mabutante ni Martin? Bakla. Ipapaalala ko sa'yo, RJ. Inday Sara is the national official that we have right now that has the highest votes. 32 million. Si Martin, ilan ang botante ni Martin? If a fact check ko. Pero mga nasa 200,000 yata. Oh, 200,000. 200,000 ang bumoto kay Martin, wala pang ang atang kalaban. So yun, ayun, 180,000 sabi ni Vic Sese. So, bakit niya sisiraan si Martin? Pakita mo, ganyan ba ugali ni Sara? RJ, mas kilala mo si Sara kaysa sa akin. Dahil nga nagbabiber-biber pa kay ni Sara, di ba? Pinupost-post mo pa yung ano ni Sara. Ganyan na ugali ni Sara, RJ, sisiraan niya, si Martin, really? What would she gain kung sisiraan niya si Martin? 32 million yung bumoto kay Sara, oh. Mm-hmm. Ang inang political analysis yan, RJ. Yeah! Alam mo, RJ, tanggap na namin. Tanggap na namin kung ano ka. Kung nasa kambang ka, di ba? Pero huwag na kaming bullshitin. Pero huwag mo na kaming bullshitin. Dahil, aminin mo mo and hindi, yung thinking Pinoy, kaya ka naging thinking Pinoy because of the Duterte supporters. You were so rational then. Di ba? Exactly. You were so rational then. Pagkatapos ngayon, pamumuliti ka lang to. Bakit bobo yung ano? Bumubigla yung political discourse, yung mga political insights mo. Diba? Bakit? Malo? Diba? Parang, wala ko nga, ano eh, RJ, to be fair kay Thinking Pinoy ha, instrumental ka rin naman na magkaroon ng mas malaking space ng discussion online tungkol sa mga polisiya at mga desisyon na ginagawa ng mga leaders natin. And you were so very rational then. Tapos ngayon, parang, ay hindi, kasi ngayon, ano, personality politics, kineme-kineme. Parang matagal mo naman ang na-figure out yung dati parang policy-policy na nga yung pinag-uusapan at dinidiscuss mo eh. Di, tapos ngayon eh, Policy naman talaga dinidiscuss. Actually, nasa policy tayo pa rin. Diba? O, anong stand mo, RJ, sa P-stocks ng CPP-NPA? Correct. Diba? Bakit? Kung ikaw naman pala, eh, nagkaroon ka ng epiphany. Kung nagkaroon ka ng enlightenment, epiphany, ano pa ba, ng eureka moment sa UK, bakit hindi ka mag-discuss ng policy ngayon sa blog po? True. Yung ano, ba't hindi ka mag-discuss ng policy? Doon, that should be applied here. O, ba't hindi mo i-discuss yung CPP-NPA? Na pisto. Mm-hmm. Ba't hindi mo i-discuss yung Afghan refugee policy? Mm-hmm. Ba't hindi mo i-discuss yung EDCA? Actually, diniscuss mo yung EDCA, o, ngayon. Asa na ngayon discussion mo ng EDCA? Wala ka ng follow-up kung mali ka o tama ka doon sa sinabi mo. Mm-hmm. O, eh bakit ngayon na pag personality nagbabanggaan, maingay ka? O, ibig sabihin, instrumento ka, anong
personality based politics, RJ. Nag-enable ka na. Ang dami ng policy dumaan, oh. Diba? Ano ba mga pinidiscuss nating policy, oh? Itong ano ba masasabi mo dito sa liquidation by certification na policy? Oh, wala ka rin namang sinasabi. Oh, eh, nagsalita ka lamang para awatin yung away ni Inday at ni Martin. Asan yung policy doon? Eh, ang dami ng policy discussion na nagdaan, ah. Nasaan ka? Loto wala kang input si... sa policy? Pinoy, no? Pero pagdating sa banggaan ng personalidad, may input ka? Tapos sasabihin mo, may eureka moment ka, Epiphany sa UK, ulul. Nakikita yan sa gawa. Kung ma-Epiphany ka, mag-discuss ka ng pulisiya. Ang dami ng pulisiya, oh. O, yung EDCA. Balikan mo yung sinabi mo kung tama ba yung sinasabi mo. Kung si ganun ba yung nangyayari sa sinasabi mo. Flexible enmeshment. Oh, ang dami pa. Yung price ceiling. Oh, di ba? Ano ka? Mat-mat ka. Ekon-ekon. Oh, ba't hindi mo diniscuss yung price ceiling ng bigas? Tama ba yun? O yung ano pa ba? Ang dami ng policy discussions, ha? Nasaan ka? Pero, Smartmatic pa, o. Yung tunggalian ni Inday Sara tsaka ni, ni Martin Romualdez, when it comes to policy, dinifund nila yung yung confi fund ni Inday Sara, in which Inday Sara was very, very vocal na yung confi fund ay gagamitin niya sa fight insurgency. Diba? Anong ginawa ni Martin Romualdez? Martin Romualdez, basically, did not support her advocacy at all. Diba? Eh kasi, ang ginawa niya, in-entertain lahat ng makabayan block sa, ang mga committee hearing po, lahat yan dumadaan sa speaker. Yung mga committee, mga resolution at mga anik-anik na mga sa buhay nitong makabayan block dyan. Magpa-file lang sila ng resolution gantong araw o the following week meron na silang schedule. Nagko-committee hearing na. Diba? Binigyan ni Martin Romualdez ng stage ang makabayan block. Eh, naghihing na yan eh. Patay na yan eh. Diba? Very, very obvious na conflict sa policy direction is when Inday Sara express her disagreement doon sa amnesty at saka sa amnesty at saka sa peace talks. Aba, nag-issue pa ng House Resolution ng House of Representatives to say na agree sila doon sa presidente at kinem. Itong tunggalian na nangyayari na to is really about policy and it affects the lives of the people, diba? May sinasabi rin si RJ na hindi naman kasi nakaka-apekto sa buhay ng tao. Yun yung parang pinaka... Ano sinasabi mo hindi nakaka... Parang... parang content creator ka ba? O gaguhan? Hindi nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. Diyos me. I cannot. Mabibigyan daw ba sila ng GCash na 10,000 kapag ka nakialam sila dyan sa away ni Inday at saka ni Martin? Sinong sabi? Yung kainuman niya. Tapos sabi gano'n ni TP, oo nga. Wala naman yung ganap sa buhay natin. Hindi naman. Actually, may ganap. Kasi, ang pinag-uusapan dito, paano ba nag-escalate ito? Di ba tiningnan yung... Actually, ikaw, RJ, nire-reduce mo yung away nila sa away ng dalawang tao. When in fact, yung issue, mas malaki na sa kanilang dalawa. Yes. Dahil ang involved na dito ay pera ng taong bayan. I don't know, no, RJ, kung may pakialam ka pa sa pera ng taong bayan. Ano to? Hindi to personality. Policy to. So... Hindi ka ba nagsusubaybay ng issue? Ang issue na ngayon ay pera ng taong bayan, RJ. Wala ka nang pakialam sa pera ng taong bayan dahil marami ka ng pera, tang ina ka.
Hindi eh. Alam mo, emotional talaga ako dito eh. Kasi ito si RJ nito. Una ko ito nakilala. Tarantado ka. Makabayan, makabayan. Hindi, para to sa bayan. Para to sa bayan. Ito ginagawa ko ganyan. Actually, na-inspire. Ang dami namin na-inspire dyan. Kay RJ. Oo, talagang. Alam mo yun, sa tapang niya, ganyan na. Talaga makikita mo talagang magiging makabayan niya. Ayam pa, nandun pa ako sa Netherlands niya. Parang niya sinasabi sa akin, alam mo, sas, umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Ganyan niya. Ngayon, ikaw, na ikaw naman talagang pinakamalaki sa amin ng mga political vloggers, tahimik ka dito sa issue ng ano, liquidation by certification ng MOOE. Tahimik ka sa issue na 39.7 million lang ang travel expenses ng House of Representatives, pero ang hinihingi nila 2.066 billion. Tapos next year, ang hinihingi nila 1.3 billion. O, hindi to maapektuhan ng bayan? Sige nga, i-defend mo nga yan, i-defend mo nga yung position mo. This is already bigger than Inday and Martin. Actually, wala na kami pakialam kung maging presidente si Inday o hindi. Ako talaga, personally. Wala na akong pakialam. Basta mabago lang itong ano eh. Uh-huh. Itong sistema ng Kongreso eh. Actually, hindi nga tayo siguro na si Inday even wants it eh, di ba? Oo, actually, wala na akong pakialam kung maging presidente si Inday. Baguhin itong sistema to ng Kongreso. Liquidation by certification, putang ina, ano yan? Gago? Mm-hmm. Oh, di ba bagong Pilipinas, bagong mukha, oh, mag-usap tayo ng policy, RJ. O anong stand mo sa liquidation by certification ng MOOE? Ganyan ba sa UK? Acceptable ba yan sa'yo? Acceptable ba yan sa'yo? Di ba, hindi mag-usap tayo ng policy. Actually, nag-uusap kami ng policy sa social media. Mm-hmm. Pero ang ginagawa nila, binababoy at binababoy lang nila sa Sara. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng bayan tungkol sa MOOE. Actually, wala akong pakialam kung bakit presidente si Sara o hindi eh. Actually, ang gusto ko talaga, mabago, ito talaga. Dahil, nakakagimbal to ah. Mm-hmm. Sino ba hindi magigimbal dito? Ano, billion, 18 billion for 2023, walang resibo? Mm-hmm. Oh, di ba? Oh, bakit napunta kay Martin? Oh, sabi, ano yung sabi niya na hindi mapapa, ano to? Hindi raw. Alin? Hindi raw ano? Aling hindi? Ano yung sinabi niya? Hindi raw, ano, hindi raw tumaano, hindi raw makaka-apekto sa buhay. Ay, hindi naman daw, oo. Hindi naman daw nakaka-apekto to sa buhay ng ordinaryong tao. Yung away niya. Actually, hindi, kasi inaano mo kasi, doon, sinisentro mo doon sa away nila, pero mas malaki na yung issue kaysa dyan. Diyos miyo.